Samantala, hinatira ng tulong ang libo-libong kababayan sa Caloobian at San Isidro sa Leyte. Patuloy din na nawagan na magkaisa upang tuluyan na mawakasan ang COVID-19 pandemic. Report. Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa publiko na panatiliin ang disiplina at kooperasyon. Ito ay sa kabila ng pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Alam ko po mahirap pa po ang panahon ngayon. Nasa krisis po tayo dulot ng COVID-19. Subalit, magtulungan lang po tayo, magmalasakit po tayo, malalampasan po natin ito bilang nagkakaisang mamamayang Pilipino. Sa ngayon po, binabalansi ng gobyerno ang pagbubukas ng ekonomiya, pero syempre po, uunahin natin ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Kaya, magpabakuna na ho kayo. Kaugnay dyan, hindi tumitigil ang tanggapan ni Gona Magatini ng tulong Pilipino. Nito lamang tid na mga pagkain at mas ang tanggapan ng senador sa 2,000 residente sa Caloobian at San Isidro, Leyte. May ilan din nakatanggap ng mga bagong pares ng sapatos, bisikleta at computer tablet para sa mga nag-online class ngayon. Naroon DSWD upang mag-abot ng kanilang tulong pinansyal. Maging ang DTI at TESDA ay naroon din upang magsagawa ng assessment para sa kanilang assistance program sa mga kwalipikadong mga residente. Ang vendor na si Ameling Gitongo mula sa 4 de Agosto Haplag Leyte ay abot-abot ang pasasalamat. Isa kasi si Amelin sa libo-libong apektado ng pandemya at ng nagdaang bagyong Odet. Karong pag-abot sa bagyong nga Odet, nag-minus ang among ginansya. Imbis nga maka-porsyento may o tag-kuan, tag-500, karong labing minus 200. Ang perang natanggap daw niya ay magagamit niyang pagdag sa kanilang pang-araw-araw na gusti. Ako magpasalamat ko sa atong presidente, si Duterte. Sir, daghang kaayong salamat sa mga ayuda nga imong gihatag kanamo. O daghang pug kaayong salamat kay Bongbong. Sir, daghang pug kaayong salamat. Daghang kaayong salamat Bongo sa imong mga gipanghatag kanamo sa makaron sa ayuda nga nadawat namo. Daghang kaayong salamat kay maka dugang sa among puhunan. Samantala, paalala naman ni Gona kung nangangailangan ng atensyong medikal ngunit walang sapat na perang pambayad, ay huwag mahiyang pumunta sa pinakamalapit na malasakit center sa kanilang lugar. Mga kababayan ko, meron na ho tayong 151 na malasakit center sa buong Pilipinas na halang tumulong po sa inyo. Ang malasakit center po ay one-stop shop. Nasa loob na ho ng hospital yung apat na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD, at handang tumulong po sa inyo hanggang maging zero balance po ang inyong billing. Para po yan sa mga poor and indigent patients, handang tumulong sa mga Pilipino.